It's the sport that has made heroes out of men and women. It's the likes of Maria Sharapova, Andre Agassi, and John McEnroe, just to name a few. And it's now one of the most popular games in the world today, and one of the most watched. But the sport of tennis has been around for hundreds of years. It is even believed that the game was actually first developed by European monks. Whatever its origin, tennis remains one exciting sport to play. Yung larong tennis ay composition ng dalawang tao sa singles, tapos yung sa doubles, apat sila. At saka yung tennis na laro, kailangan maging alerto ka, ma-memorize mo yung palo ng bola kung saan mo ilagay. Yung rules dyan ng laro tennis, kailangan nandiyan ka sa side 15 minutes bago mag-upisa yung laro. Tapos hindi ka pwedeng magdabog, hindi ka pwedeng sumigaw. Yun ang laro ng tennis, yung rules niya. Ang kailangan natin sa laro ng tennis, meron tayong racket, may string, meron tayong headband, sipatos, hat, at saka mayroon kang bola. There's nothing like feeling a racket in your hand and hitting a ball over a net. Just make sure to do it right, or else injuries could set in. But once you're in the right track, benefits could be great. Yung laro mo, kailangan mag-warm up ka. Tapos, ayusin mo yung ano, kasi yung injury dyan nandyan sa kamay mo, sa paa, sa mga binti mo, tapos sa shoulder mo. Yun ang ano, yun ang madalas na nangyayari. So kung sa health natin, yung sigla mo, yung makuha mo dyan yung hindi ka ba napapagod? Parang condition ka palagi. Kasi sa training lang at saka yung sa jogging mo lang, sa mga ginagawa mong drills, dyan mo kasi makukuha yung sigla ng katawan at saka yung maiwasan mo yung madali ka magkasakit ba. So the next time you plan of picking up that racket, alalahanin ninyo lang na tennis is a good sport. Yung gustong pumasok, kailangan decidido talaga sila. Tapos yung concentration nila na mag-training, laro ng tennis, kailangan may focus sila, concentration, tapos hard training para maging champion din sila.